Si General Macanas, according sa mga military officers na nakakakilala sa kanya, and he did a lot of good service to the country and to the military service. He's a hero. Yes. Pwede namang imagine sinabihan. To do that to a hero. Oo. Oh. Pwede namang sinabihan si General Acorda, pasensya ka at i-reveal ko dito yung napag-usapan natin ng Lunes ng umaga na sinabi mo na bakit gagamitin yung picture ko. Picture ni General Acorda at picture ni General Broner, Chief of Staff ng AFP, Ma'am Lorraine, Miss Ina Blader-Franco, at si General Acorda ay Chief of the Philippine National Police. Sa gitna ang picture ni BBM at nakalagay parang clickbait o headline na AFP PNP Generals withdrawing support from BBM, tapos may question mark. Sabi niya, bakit kailangan ilagay ang picture ko doon at picture ni General Broner para magkaroon ng malicious insinuations na kami ay namumuno sa pag-withdraw ng support sa presidente na aming commander-in-chief. So, yun po ang kanyang contention. Kaya sabi niya, unforgivable. Personally aggrieved. Ganon? Was he concerned about the national security or what? Because dahil siya ay chief of national police, ang dating na pag hindi na-explain yun at hindi gumawa ng aksyon na legal ay, at nagpatuloy ang pagkalat nito, maglalabas na kinukonsinti niya ang panawagan of withdrawal of support tantamount to withdrawal of their loyalty to the commander-in-chief and questionable actions related to the constitutional relations of commander and commander-in-chief. So sabi ko, sir, bakit kailangan mo siyang kasuhan? Sabi niya, para maturuan siya ng leksyon. Yun ang kanyang punto. Kaya gusto ko rin kuna ng opinion si Ma'am Lorraine, si Miss Ina, at si Brother Franco, because sasabihin ko, I also appreciate how General Macanas bravely stood by us. Ako, si Ma'am Lorraine, sa SMNI, and how he consistently explained to us sa mamamayan through his opinions and blog kung paano niya ginagarantiyahan ang pagtatanggol sa karapatan namin at ng SMNI in behalf of the Filipino people. Nakakalungkot na kinasuha na pala siya noong Monday ni General Acorda. Both of them ay kinikilala kong mga kaibigan, so I have to refer muna kay Ma'am Lorraine, kay Miss Ina, at kay Brother Franco before ako magbigay ng aking sariling synthesis of my position. Ma'am Lorraine. Yung sa akin kasi walang personalan ito, no? Walang kaibigan, walang ganyan pagtungkol sa when we're talking about issues like this, no? And what bothers me over and above everything else, no? Ang napakahalaga na karapatan, that right of free expression, lalo pa ngayon, that's the internet now, no? That's the nature of the beast, na talagang kailangan maintindihan niya ng mga gumagamit ng internet, di ba? It's a very, kaya nga game changer siya, iba siya, so kailangan intindihin niya siya. And yung karapatan ni General Macanas, tingin ko dito, ay nasusupil. And the way I understood it, kasi when I was still in government, no, at that time, I was with the office of the president, a very powerful position. The way I see it now, no, yung optics sa akin is that the most powerful police, no, the chief PNP, is taking on a civilian. Yeah, he's a retired general, no, but he is a civilian as well. And who is General Acorda? He's the chief PNP. He has in his command the whole police force, and he's taking on an ordinary citizen who just expressed his opinion, no. And yung nature of course, no, parang merong linya na sinasabi na hindi mo talaga, you don't cross. Si kay General Acorda, sa opinion niya, nag-cross yung line by using his photo. Then why don't you just issue a statement? I mean, disclaimer. And it was contradictory to what the spokesperson said earlier, that there's no need for a loyalty check kasi solid naman ang police force behind the president, 'di ba? So why will you be threatened by an ordinary citizen who's just expressing his opinion? Kasi sa akin, sa isang demokrasya, no, it was made very clear talaga to me na by the former president and by my father, by anon, that the right to free expression is a right above all else, especially in a democracy. No, so you would I would err on the side of freedom of expression, especially so when I was in the office of the president. I'm telling you, kung ano man yung sinabi niya, no, ginawa ni General Macanas, kung ano man yon, no, the president and all of us, most but more so the president, the former president,
napakaraming putik na ibinato dyan hanggang sa international community, meron ba siyang dinemanda? Yes. Wala. No, wala. Kasi ang understanding namin doon, pag ikaw ay official, no, ang napaka makapangyarihan mo. And if you take on an, a civilian, it's a punch down. Yes. No, whereas the general right now, it's really a punch down. Papabayaan mo ang civilians kasi punch up naman yun eh. Yes, ma'am. He's a farmer. He's retired. Does he have any men in his command? Wala naman eh, 'di ba? So that's the whole thing about this administration that worries me so much is how they're easily threatened by civilians. The taking down of my Facebook account was deleted. When was this? August, September, no? So and all of that, no? And 'yun ang nagiging hallmark ng Marcos administration. Onion skin. Yeah. No? We were detained arbitrarily and illegally because we questioned the speaker's travel expense na bawal gawin 'yon. And 'yan yung kung bakit suspended ang laban kasama ang bayan because we questioned. 'Yan ang official reason na binigay ng MTRCB. Tama. Yeah. Ma'am, thank you for that opinion. Miss Ina and then Mother Franco. Miss Ina. Yung una kong nalaman ito, Tima, ang una talaga lumabas sa isip ko, talaga, pinatulan niya yun. Right. Parang ganun. I mean, seriously, di ba? I mean, shocking. Yeah. Pinatulan niya talaga yung ganun. Kasi parang, The chief PNP. The chief PNP, di ba? Kasi usually, sanay naman ang ating government officials, sa totoo lang ha, di ba? Yun yung assumption natin, tulad nga nabanggit yung onions, di ba? Talaga sanay sa kritisismo, pangapaninira. Yayakapin mo yun. Pero bihira talaga akong nakakarinig na pumapatol eh. Noon ha, even dahil nabanggit mo si dati pang Rodrigo, bihira yun. Unless talaga talaga nakakasira. Kasi lahat naman, no, individual, institution, afforded ng constitution natin, na depensa niya kanilang sarili. Kung talaga naapakaan na yung kanilang pagkatao. Kaso nga ba, nung idudugtong ko rin to sa nangyari itong sa atin last time, na nagtanong or kung napakan ba, na nasaktan ba ang kanyang ego or what, di ba? Pinlike sa ganyang kanyang kapangyarihan. So parang yung nakita natin, na minsan napapatanong din talaga ako, masyadong sensitive o pikon siguro itong ating pamahalaan ngayon. No? Pero on the other side, may punto naman. Ang sabi mo, parang sa tingin mo, ang dating nitong ginawa ni General Acorda sa pag-file ng kaso against General Macanas is muscle flexing. Parang ganun. Hindi ko, this is not personal. Tinitingnan ko ito sa general. Kasi parang hindi lang naman si Chief PNP ang nangyari. Diba? Itong sa Congress din na... And then si General Broner, sabi ng mga susunod. Balita, ay susunod na mag-file ng kaso. Because of the destabilization issue. Ang context nila ay nagde-destabilize si General Macanas. Really? An ordinary citizen can stop it? Ibig sabihin, makapangyarihan siguro si General Macanas para makapagsabi ng ganun at maniniwala din sila na kaya maglunsad ng destabilization effort. Ganun po ba yung sinasabi natin dito? Did they dito? Say, may question ako, did they say how General Macanas yung ma'am, yung title ng... Yung title ng kanyang sumulat. Yung AFP generals and PNP generals, ilan ba ang followers withdrawing niya? Support from BBM, sabi nila ito ay maliciously imputing not only against their persona but because of the chain of command. Yes. Lumalabas na tinarget ni General Macanas daw si General Broner at si General Acorda to create confusion and to promote and foment destabilization agenda among the ranks of the security sector, which could not be a license for free speech kasi yan ay may mga limitations sa batas. Well, that's the claim of General Acorda. Yes. General Broner is yet to issue an official statement. Yeah. On the other hand, di ba, kinikilala din naman natin, no, yung ating paalala din, no, sa lahat ng gumagamit ng ating media, no, ng ating online platform, lalo na yung disinformation sinasabi, kung ano ba nagiging cause ito. But again, pag-usapin pong politika, lahat po yan. Di ba dapat tinitake natin into consideration? Tsaka, hindi naman siguro ganun ka walang utak ang mga Pilipino na hindi nila makikita yung Correct. Ibig sabihin nun. Bako ba pag kahit naman pakinggan ko si General Macanas, parang ganun ba? So, hihitayin ko din yung pahayag mismo ng ating mga official tungkol dyan. Hindi lang naman po sa atin dito. Alam mo kasi ha, pag nandyan pa ako sa opisina noon, napakaraming trabaho. Sobrang dami. It's like unbelievable. Wala, hindi siya talaga tumitigil. So mamimili ka talaga ng kung saan mo ilalagay yung oras mo at yung pagod mo. So sa totoo lang, wala talaga akong oras pansinin si Thinking Pinoy, yung binababoy niya ako. Kasi mamimili ka. Pwede mong gawin. Yeah. Pwede mong gawin, di ba? Pero yung oras mo is very finite. Mas gusto ko, kakalabanin ko poverty, kakalabanin ko CPP, di ba? So in other words, this chief PNP right now, no, is choosing
to take on an ordinary citizen. Kasi how it looks like, if you're very confident, no, and you are, hindi mo papansinin yan. If at all, make a statement, that's it. But to go to court. Ang point mo man, pwede namang pinuna niya. And that's, not only that, when you go to court, you're going to court not as whatever accord, you're going there as the chief PNP of the that's the whole Republic of the Philippines versus a civilian. Bit mo, how does that affect an ordinary citizen, you think, General Acorda? That's very scary. Now, that's very scary. Personally, I won't get scared, pero kasi magagalit ako. But so dito ako nagagalit in place of our citizens. Kasi this is what it means now, that the chief PNP will take you on because of a vlog. Really? Yes. Is that how insecure we are right now about our country? Frank, your take on this. Too much. Hindi ako, ang position ko, ma'am, ito. Pwede siguro nag-warning muna si General Acorda. General Macanas, saan ka man, itigil mo ang pang-iintriga at paggamit ng aking pangalan o picture sa iyong vlog. Sapagkat rerespetuhin ko pa rin ang kalayaan mo sa pagpahayag. Pero kung ipagpapatuloy mo, idawit mo ako sa iyong mga insinuations, ay papalag ako at kakasuhan kita. Siguro ganun sana ang calibration of action. Tsaka hindi rin tama yung sinabi niya, ma'am, na word na medyo mabigat yon. Unforgivable. Yeah, gosh. Kasi sabi ni Brother Franco, with great power comes great responsibility and accountability. And with great power comes also the nature of perception of the people na napakapoderoso po ninyo. Sapagkat kayo po ang may control direkta sa paggalaw at operation ng law enforcement agency sa buong Pilipinas, 196,000 strong police officers, men and women, na kaya po ninyong immobilize, na wala po kay General Macanas. Siguro General Acorda, I conform doon sa ilang sinabi ni Ma'am Lorraine at ni Brother Franco at ni Miss Ina, bagamat sa tingin mo, nagmalabis, naging malisyuso, naging bahagi ng PSYOPS packaging. Kasi si MO operator and PSYOPS expert ito si General Macanas, according sa mga military officers na nakakakilala sa kanya. And he did a lot of good service to the country and to the military service. He's a hero. Yes. Pwede namang sinabihan. Imagine to do that to a hero. Oo. No?